Yo, what's up? Part 4 tayo dito sa FI conversion ng yo. So, focus tayo for today sa ano. Sunday ngayon, close sa nasa bahay ako. So, inuwi ko yung speed meter. Focus tayo sa speed meter. So, intro muna mga kapulido. Sorry, it's DJ. So, ito yung speed meter natin is kinalas ko para sa ating check engine tsaka eco mode. So, syempre yung eco mode is kulay green yung ilaw. Tapos orange yung check engine. So, dito sa kanyang panel, nag-drawing na lang ako. Pinag-practicean ko pa nga yun. Paano mag-drawing ng check engine para budget meal. So, ito yung drawing ko. Ito kasi is gas dati. So, ayan. Yan, drawing lang. Yan, pangit. Pero kung tutusin, kahit walang drawing yan, alam ko naman na yan ng check engine orange. Saka alam ko naman na dito ko ilalagay. Then doon sa eco mode, itong high beam ang kukunin. Ito kasi indicator ng high beam kulay blue. So ang ginawa ko, hindi ko na dinisable yung blue. Pag nag-high, iilaw pa rin siya ng blue. Pag nag-echo, sasabay na iilaw din yung green. So, ito yan. Dinagdagan ko na lang ng guhit para mag-letter E. Yan. Na dati wala yung nasa gitna na parang nakalawit. So, high beam. Indicator na yan na high beam at saka echo mode kasi letter E. Tapos, para hindi magastos. Tapos nakabili tayo ng mga ilaw. Ito, light emitting diode. Lilitaw dito yung electronics technician ko. Dati kasi ako nag-electronic ko. Alam ko ito mga to. So, mura lang ito. Budget meal. Hindi natin kailangan gumastos. 25 pesos lang ito. Yan, kumuha tayo ng ano. Light emitting diode. LED. Yung kasi yung tunay na meaning ng LED. Ah. Light emitting diode. LED. So, kumuha akong 4 na piraso para sure, 2 orange, 2 green. Tapos bumili akong resistor, 1K at saka 1.5 ohms para mapagana natin sa 12 volts itong mga ilaw. So, yun. Ginawa ko na. Ito, orange. Dinisable ko yung sa gas gauge kasi meron namang indication ng gas gauge dito. So, hindi na kailangan yung extra ilaw pa dito. So, dinisable ko yung gas. Kulay red kasi yon. Pinalta ko lang orange. Sa high beam, nag-additional na lang ako para sa eco mode. So, silipin natin yung likod. Ayan, dito. Nag-mount ako ng resistor. Tapos, kumuha ako ng grounding sa board. Ayan, ganun din sa ano. Din, kaya nilusaw ko yung plastic para dumikit. Okay lang yan, nakatago lang na. Tapos, kumuha akong grounding sa board. O yan. Pwede na natin isara to. Then, para may salpak na. Sa Monday, mabawas-bawasan yung trabaho ng Sporty kasi hindi ko maharap sa shop. Maraming dumadayo. Kahapon kasi may dumayong Pampanga tsaka Cavite. Hindi ko talaga naharap yung motor ko. So yun, labang lang mga kapulido. Shop naman tayo niyan. Buhin lang to. Yo, what's up? Dito pa rin sa ating part 4 at nailagay na natin ang kanyang speed meter. Testingin na natin yung patayin ko muna kasi naka-switch ang aking speed meter para pwede kong patayin pagka ano. So, yung i-ano ko lang is yung check engine tsaka yung tawag dito echo mode. So just sa check engine is nag drawing na lang ako. Yan, kung makikita medyo pangit pero alam ko naman na yan kung ano yan kahit walang drawing dahil sa akin naman na motor yun, no? Pangit ng pagkaka drawing. Yan,
Tatry natin. Check engine. Yon. Kahit pa paano, alam na yan. Yan, oh. Check engine. So, dito sa eco mode, na-abort ako dun sa high beam na nilagyan ko ng guhit. So, gumawa lang ako ng letter E. Alam ko na rin naman na yan eh. So, green light dapat yan. Eco. Yon. Eco. Letter E yung pangit. Yon. Pasensya na. Sa akin naman to. So, alam ko rin naman. So, yan. Sa speed meter, yan. Eco at saka check engine ng iilaw. Then, syempre, kung may standby siya, lilita yung error code. Kasi, nag-order pa lang ako sa Shopee nung temperature sensor ng M3. So, sa part 5 na siguro yan. Di pa pala kayang tapusin. Temporary. So, yan. Park light ko. Yan. So, yan. Parang hindi yata umandar yung ano, RPM. Di ko alam bakit. So, buo naman yung linya. Try natin. Yun, wala siyang RPM. Wala yung RPM nyo. Yung gas gauge, matik, hindi rin gagana yan. Full tank siya pero wala namang laman. Kasi, tulad sa mga vlog nating iba, kailangan pong palitan yung gas gauge ng yung gas floater na pang XRM. So, hindi talaga gagana sa ngayon yan. Hindi pa alam kung paano yung gagawin kong diskarte para mapagana natin ang kanyang gas floater. Kasi ang fuel pump ni MIUI 125 ay built-in sa kanyang gas floater. So, tingnan natin kung anong magiging diskarte ko doon, pero siguro sa mga susunod na ano na. Kasi kailangan natin ng gas gauge. Okay. Itong RPM, dapat gagana to eh, kasi nakatap naman siya sa pulsar din naman eh. Yun nga lang, si pulsar kasi ay dumiretso sa ECU. And baka may ibang signal sa may ECU, kaya hindi nabibigyan ng signal to. Pero tignan natin kung magagawa ng paraan, sayang naman yung RPM. Speed meter, gumagana ba? Ayaw na yata ang gumana. Wait lang, tulak natin mamaya. So, nabubuo na. At pwede ko nang iuwi mamaya. Temporary, wala pang ibang kaha. Ayun, gumana. Nag 1, 2, okay. Sinulak ko lang. So, isinasarado ko na lang siya mga kapulido. Yan, i-mount ko na. Yan. High beam. Tapos, ang kanyang busina, meron na rin. Mini driving. Nandun pa eh. So, mamaya, videoan na lang natin. Ayan, switch na. Gumagana naman. Yan, relay ng high beam. Gumagana naman. Sa low. Yun, gumagana. So, dito tayo sa part ng ano? Itong sa tail light. Ito sa tail light wire. Nag-extend ako. Tsaka pala, ang M3 nga pala ay walang switch. Kaya yung park light niya, yung sa may tail light, pagka nagsusi ka kasi sa M3 is naka-on na agad yung tail light. So, kumuha pa ako ng bagong linya niya para sa tail light. Kaya nagkaroon pa ng pag-i-edit dito. At saka bigo siya, kaya hinabaan ko. Hanggang dito lang kasi siya eh. ECU, intact na. Yan. Yan, bali yung oxygen sensor na lang at saka ano, tignan natin kung mag-oxygen pa ako. Wala naman akong computer pang ano.
Ito sa temperature sensor ng M3. Kung sakasakali, dito natin i-mount kung kaya nating i-retread. Tapos tinanggal ko yung fan. Ayun. So tinanggal ko muna yung fan kasi tatama siya dito sa injector kapag ka nag-play siya. Then yung ating chassis ay na-edit na. Ayan, pininturahan ko na lang para maganda-ganda naman. Ayan. So libre na talaga si injector na maglaro dyan. Laro ka lang dyan, ah. Ayan, may flat bar akong nilagay dito para umangat at di na ako magboosting ng piston pin. Pero dahil kailangan din talagang i-edit para malibre to. Wala pa siyang air cleaner, siguro sa part 5 na kasama na yung road testing. Tsaka tono-tono. Tsaka baka light and magneto dahil nga ano, ma-vibrate siya. Hindi ko trip yung vibrate ng magneto niya. So, the rest, okay na. Pwede na ating iuwi mamaya to at isasarado ko na lang. Yung air cleaner, bale. Ito, shoutout sa nagbigay nito. Kahit second hand lang. JBT na Velocity Cup. Kay Sir Pingol. Salamat. Sa akin na lang daw. So, medyo sakto siya dito. Pwede nating... Ito kasi... Pwede kong saktong-sakto kasi yung pang-adapter to dun sa... air cleaner ko na malaki. Kamukha dun sa carb ko dati. So, yun. Makakapalit na mag-announce pala ako or mag... magre-remind lang mamaya. So, isalpak ko na muna to. At buhayin na muna natin, tas final video. Yo, update! Natapos din magligpit. Napapansin niyo po is mag-isa lang ako ngayon kasi absent ang aking helper. So, yan. Pwede na akong makauwi niyan. 2:05 AM na. So, nabuo ko na rin yung aking motor sa wakas. At may uwi ko na. Dahil ginawa ko rin to is mga inabot din siya ng mga 5 days dito. Kasi po marami akong trabaho talaga. So nabibitik-bitikan ko lang. Siguro kaya naman to mga 3 days or ay hindi. Kaya naman siguro to mga 2 days sa paggawa na itong FI. Kung full time akong gumagawa dito. So, hindi naman kasi nagagawa ko lang siya minsan alas 11 na, alas 12 na, meron na akong 2 oras para gawin. So, ngayon nakapag-focus ako kasi hindi ako nagpa-schedule ngayon. Nasimulan ko to ng 7 PM. So, natapos ako ngayon 2 AM na. So, update din pala tungkol dito. May mga adjustment din ako dito. So, ayun, ito na yung tangke. Tangke ng MIUI. Nagkaroon ako ng adjustment kasi ang MIUI is dito yung butas ng tangke. Takip. Yung sporty kasi dito. So, sporty dito. Ayan, boom. Bumutas tayo dito kasi yung takip is pumupukpok dito. Pumapatong. So, nagkaroon tayo ng problema dyan. Di natin may sarinupuan dahil nga yung takip mismo nakaumbok dito tumatama. So yan, binutas ko. Medyo malalim. Tapos tinabas ko itong dito. May labi kasi yan para dun sa stock na tangke. Kasi tumatama siya dito. So hindi mo rin maisasara. Tapos dun sa tangke, nagka problema rin. Hindi ko mailagay yung U-bus dahil yung tangke is mas malapad tumatama doon. So para maipasok ko ng ganyan, tinabasan ko siya dito. Yan, medyo natakpan na yung engine number. Ay, chassis number. So, yan. Yun yung mga naging adjustment. So, mamaya-maya is pwede ko nang iuwi to. Ang maano ko lang is minor testing. Minor test drive. So, yung vibration is siguro dahil nakaupo lang siguro ko sa tangke noon pala. Kaya parang mabibrate. Ngayon, parang okay naman eh. Ginamit ko siya kanina.
So sa testing natin, minor testing natin is magagamit natin siya pauwi. Tapos mag-check natin kung gumagana ba tong eco mode. Wait. Dali, hapatayin ko. So yung sa check engine is yan na. Error 28 pa rin. Okay na yung sa check engine. Yan o. Oh. Yan o. Check engine na check engine yung drawing. Kahit drawingan lang. Yan. At least kasi ako alam ko na yan dahil ako yung may-ari. So sa iba lang na makakakita. At least alam nila. So yun dun sa echo, mamaya i-test drive natin. Dapat lilitaw siya kapag ka nag-me-minor eh. Sa M3 ganun eh. So yun yung echo E. So isinabay ko siya sa... Dito rin ako pwesto yung high beam. Pero hindi ko po pinatay yung high beam. So pag nag-high beam, mabablue pa rin. So pag nag-echo, mag-aalo yung blue at saka yung echo, green. Blue at saka green, mag-aalo. So may... Yan. Kuta natin. Ganyan ko na muna iuwi kasi oras na talaga. Ayan, park light tayo. Ayan. Hindi ko nawawashing si Asya. Ewan na. Ayan. So ayan, good na yan. Good start na. Ay. Yun. So yun, wala lang talagang RPM. Saka gas gauge, next na. Ayun, naka full tank siya. Pero wala naman laman yan, konti lang. Yun. Salamat sa pagsubaybay sa ating part 4. So may ano lang ako, may ipapakiusap sana mga kapulido. Yun. May papakiusap lang sana ako mga kapulido sa mga dumadayo dito. Mga sir. please po. Wag po kayong basta-basta dadayo dito lalo sa mga malalayo na bigla na lang darating dito sa shop. Tulad na may dalawa akong Tenggo. Kasi po ini-schedule ko yung mga nagpapagawa. Minsan hindi po talaga kakayanin kung maraming naka-schedule tapos biglang darating. Hindi ko po kayo magagawa lahat. Kasi po ako lang mismo yung tumitira ng makina. Hindi naman po pwedeng iwan ko lahat sa kasama ko or tig-isa kami ng motor. Siya na bahalang tumapos. Hindi po. Ako po ang mismong gumagawa ng makina ng mga nagpapasetup. Sinisiguro ko po yung quality. Kaya... matagal po talaga akong gumawa. Sinisigurado ko po yung quality ng gawa. Iniingatan ko rin yung pangalan ko dun. Kasi kung ipagkakatiwala ko sa helper ko, magkaroon ng problema, dun nalilitaw yung pulido daw, nasabugan, ganun. Diba? So, iba pa rin po kasi, kaya ako po yung gumagawa lang talaga. Ako yung gagawa, kumbaga yung helper ko, tutulungan niya ako sa pag-assemble lang. Pero sa mismong makina, ako mismo, ako yung susukat, ako yung magla-lighten valve, ako ang magbabag packet, ako ang bubuo ng mismong head sa buong makina. Ang mga inaano ko lang sa mga helper ko, sila yung magtatanggal ng kaha, magbabaklas ng makina, yun, pwede tayo dun. Pero... yun nga po, support mahabang matagal na oras. Kaya po please sa mga dumadayo, huwag po kayong basta-basta dumayo. Mag-chat po kayo sa akin. Kung di po ako sumasagot, huwag po kayong magalit. Pwede niyo po akong tawagan. Yung Facebook cellphone number ko nasa description po palagi. Pwede niyo po akong tawagan kung wala akong sagot. Kasi po napakarami niyo talagang nag-chat sa akin. Hindi ko kayo kayang sagutin lahat. Nahihirapan din ako, napapagod. Ayun, sa mga nagtatanong naman, bakit daw gabi, bakit hapon, ba't kasi hapon kami nagbubukas? Kasi po, may mga personal na bagay din kaming ginagawa. May pamilya rin ako, tatay ako, tatlong anak ko, may asawa rin ako, may bahay din ako minimaintain. May talyer ako sa bahay ng sasakyan, nagkakatay ako ng sasakyan.
yung bahay ko, nire-renovate ko, ako yung nagbububong. Gusto ko, ako yung mismong gumagawa sa lahat ng yun, mga kapulino. So yun, kaya anong oras na ako nakakarating? Kung totoo sin, pagod na talaga ako pag dumarating ako dito. Sa mga sineset-up din dito sa shop, pagod na rin. Kaya minsan, tulad nito, hindi ako tumanggap ng schedule ngayon. Kasi gusto ko na magpahinga. Tsaka itong motor ko, hindi ko magawa-gawa. Yun. Pakiusap, tulad po kanina, may biglang dumating. Taga-kuya po. Nueva Ecija. Hindi ko po siya maharap kasi may nakaschedule na nagpagawa. Kaya, sorry. Kailangan po niyang bumalik at gawan, umuwi sa kanila at gawan ng schedule. Last time may dumayo dito, taga Cavite. Hindi ko po siya maharap kasi kailangan ko mag-drive ng La Union ng alas 3 na madaling araw. Kailangan ko maagang umuwi. At may mga nakaschedule din noon na isinet up. Sorry po. So yan yung mga nagchat-chats po sa akin. Hindi ko na po kayang sagutin kayo lahat. Libo-libo kayo. Daan-daan po kayong mga nagchat-chat sa akin. Huwag po sana kayong magalit sa akin. Yung last time kasi may nagchat sa akin, huwag daw puro sin. Huwag daw ako puro sin sa kanya. Huwag daw ako puro sin. Kasi daw subscriber ko siya. Yun nga po yung ibig ko sabihin, hindi ko po kayo kayang replyan lahat. Napakarami nyo talaga. Natutulog din ako. Napapagod din ako. So, salamat po sa panonood sa aking part 4 ng ating FI conversion. So, konting kebon na lang. Air cleaner, konting tono, saka yan yung ano, pagdating in order ko sa Shopee, yung temperature sensor. Tapos, routesin na natin to mga kapuli daw bago natin tapusin tong part 4 na video. Yo, tara, testingin na natin to. Sana, ayun, gumana ang kanyang echo. So, para mapagana natin yun is kailangan makapag-free will tayo. Kita naman, iilaw ng kulay green yan dito sa may part ng kaliwa. Sayang, wala akong RPM pa. Siguro dahil iba yung throttle body nito, hindi naman siya tulad ng stock. So yung check engine is naka-steady pa rin. Try kong patayin yung auto para malaman natin pagka uilaw ng green. Bye.